Ay, shoutout muna sa bayaw kong pogi na bagong gupit ay nanghunga ng marang na prutas na hinog na. Ay, sino na po ba sa inyo mga guys, mga ka-winner, ang nakatikim na sa inyo ng marang na prutas? Napakasarap nito mga guys, at ang tamis pa. Alaman mo talaga kapag ito hinog na, dahil napakabango nitong talaga kapag napadaan ka sa puno. Tulad ba ni Mrs. pag uwi ni Mr. galing trabaho, amoy na amoy kung si Mr. ba ng babae. Charot. At siya nga pala, tayo ngayon ay nasa pang-8 araw na ng ating pagtatanim. At ngayon nga ay atin ang itutuloy ang ating pagdadamo para sa pagtatanim natin ng mais. Ay, mais pala. Masarap magdamo kapag ang panahon ay hindi mainit. Siyempre, kapag mainit, sigurado ikaw ay mga ngamoy ang hit. Charot. Ngayon mga ka-winner, ang aming panahon ay makulimlim na may kasamang malakas na hangin dahil siguro to sa bagyo na paparating. Dahil nga medyo malamig ang simoy ng hangin, medyo mabilis namin natapos ang aming pagdadamo. Ay napakasipag naman ni Mitong. Charot. Nang matapos nga ang pagdadamo, agad ko namang inumpisahan ang pagbubungkal ng lupa gamit ang aking siko. Piko pala. Mas maganda kasi taniman kapag nakabungkal ang lupa dahil gusto kasi ng mga tanim na malambot at buwaghag ang lupa para mas madaling makasuot at makadukot ang kanilang mga ugat sa ilalim ng lupa. Tulad ba ni Mister, pag dumukot kay Mrs., mabilis. Charot. Ito nga yung pinabanggit ko sa inyo kanina mga ka-winner. Nagpaparamdam na sa aming lugar ang paparating na bagyo. Dahil ang ihip ng hangin na iyan ay hindi normal, kundi abnormal. Charot. At ito na ang aming ginawang hukay para kaming may nilibing na buhay. Ito na ang bunga ng aming paghukay. Pwedeng ready na ito para sa ating itatanim. Atin lang itong dadagdagan ng pataba sa lupa, ang organiko na abono. At hanggang dito lang muna mga ka-winner. See you!